Ito ang Sisilex Bridge na nagkoconnect ng South Road Properties all the way sa may Cordova ng Mactanailan. Marami ang nagtatanong ano daw ang itsura dito sa ilalim ng Sisilex. Ito yung papasalan natin dito sa may area ng Barangay Pasil ng Cebu City. Makikita din natin dito ang Sisilex Viaduct. Anong isda to? Nekdis! Ang saan yung isda ay? Nekdis! 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 Haba pala to dito kabahe, no? Mga bahay dito. Mga barko. Mga kahit pang-isda nila, ne? Okay! Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Candido Padilla Street. Nakaparallel lang tayo sa may CSCR tunnel. Kakanan tayo ngayon dyan sa may Escolario, madadaan natin ngayon. At pag-update tayo ngayon dyan sa may ilalim ng Cebu Cordova Bridge or yung tinatawag na Sisilex Viaduct. Dyan sa may Barangay Pasil ng Cebu City. Alam niyo kasi kabe dyan sa ilalim ng tulay niya, lalo na dyan sa may Pasil Peace Port, maraming mga informal settlers natin dyan. Yun yung i-update natin ngayon kasi di ba na-update na natin yung Sisilex Bridge. Meron yung nagtanong na ano daw itsura sa ilalim ng expressway na yan. Malinis na ba? Wala na bang mga barong-barong dyan? Tsaka nagkaroon din ng kanya rehabilitation dyan sa ilalim niya kasi marami mga mga encroachment, mga legal structures dati. So nagkaroon ng kanya, linis yan. Tapos yung mga barong-barong dyan, yung kira din nila. Okay, nandito na tayo sa may Genis Street. Pagdating natin sa dulo kabay, nakikita na natin yung kanyang Pasil Peace Port at saka yung Sisilex Viaduct. Nakikita natin ang mas malapit na lang dyan. So dito ito yung mga isda dito na nalatag. Pasil, ito pala yung kwan, Pasil Fish Market. Maliit na yung kalsada. Yan ang babad bayadak ng Sisilex. So ito na yung Barangay Pasil dito sa Cebu City. Talagang masikip dito, maraming mga tao nito. Itong mga electric magayon sila papunta dyan kabayan sa may Carbon Market. Malapit lang dito eh. Yung oldest market dito sa Central Visayas. Okay, ito na kabe, nandito na tayo sa Pasil Market nila. Yung palengke pala dito, nagkakaroon sila ng redevelopment ngayon, no? Yan, mas pinaganda. Saka ito yung isa ngayon dito, nabukas, oh. Masa may ginabaligyan nyo direk? Bangos. Ito yung kanila, Pasil. Kung wala niya siya redevelop,
Kumo nag redevelop ne? Magkano kilo nito, sir? 120 ang kilo. Kasama na boneless. Additional. Ganyan lang. Okay. Dahil nung nakaraang bagyo, sir, na nasira to. Nung bagyong audit pala kami, nasira to tong kanila. Kaya pinalitan yung ceiling. Ayan. Alam yung bagyong audit kabay, maraming mga nasira dito, lalo na malapit sa baybay ng tubig. Ayan. Bago yung kan, taka meron ng kan dito, footbridge para makatawid yung mga tao sa kabila. Ayan. So ito yung itsura ng Sisilex Viaduct. Ito yung mga bahay. Ito yung mga kan mo. Mga isda na bulad, di ba? Bulad. Ilang oras, pilang oras po ni Kwan, sir? Ipa bulad sa init. Depende kung init kayo, mawandray. O kung di ma-init kayo, inaparehinan eh. Oo. Dumapagad to. Pero ka ng mga danggit, sir, asa mo na makitaan, mga gabaligya dire? Danggit? Oo. Mga dire, sa isla rin mga kipagman. Sa isla rin, ha? Maraming mga nagbabangka dito. Mga naliligo dyan kabay, no? Malapit sa Sisilex Viaduct. Ayan, nagamig. Ito mga kondito, kalat. Nalala nyo kabay yung nag-opening yung Sisilex? Ito yung nag-viral na picture, oh. Diba? Kasi sa baba ng Sisilex, ito yung mga barong-barong pala dito. Marami pala. So, pinagitin natin yung ano itsura dito sa may Barangay Pasil. Malapit sa Fishport to eh. So, modern look na yung Pasil. Ano tawag nito? Fishport. Yun. Doon nga ba, makikita nyo yung kondito, Mactan Island. Diyan na magdudugtong itong Sisilex Bridge. Ganda pala ng view dito. Yung mga nakatira dito sa area ay mahigit more than 40 years na. Itong area na to, marami palang mga bahay dyan sa area na yan, At natanong natin, meron na rin balita na magkakaroon ng relocation dito, dun sa may La Consolacion. At ang plano na gagawin dito ay mga malalaking building. Maraming mga naliligo dito sa area ng Viaduct. At nagkaroon na rin ng cleanup dito sa area kasi dati puno ng mga basura. Yun yung titignan natin kung meron pa bang mga basura na nakakalat dito kasi manapit sa Consio residential area. Pero makikita nyo naman sa taas, napakaganda ng view ng Sisilex dito. Ito yung Pasil Market na nagkaroon din ng redevelopment yan kasi nung bagyong Odet, maraming mga nasira din sa market na yan. Kabilang side, O saya isda, wey? Like this. Kolgoron. Boron, liwat at Boron. Bodboron. Bodboron. Ay, kabayan yung mga bahay pala dito. Mayigit ko na yan, 50 years na pala dito. Tagal-tagal na rin pala.
Ito yung pinakamalapit na view sa Sisilex Viaduct. Mga 50 years na kayo dito, sir? Oo, 50 years. Anong plano dito? Magkaroon ba ng redevelopment dito? Or... itong concert, si Silex Bridge. Ito na yung pinakakano. Pero concert, coastal cleanup din eh. Nagkaroon ng dito, cleanup dito sa area? Wala pa. Yung mga maglinis, mga basura, wala naman. Dito yung tubig, umapaw? Wala man, sir. Wala naman? Haba pala ito dito kabahe, no? Mga bahay dito. Ang dami palang naligo dito sa area kabahe, no? Yan, no? Oh, tapos dito maraming bangka. Ito na yung mga bahay dito sa area, oh. Ito palang naliligo dito. Oh, ito na yung pinakamalapit na view. So ilang marami lang tayo makikita mga plastic dito. Ayan o. Mga basura. Ano sa'yo tawagan eh? Tukog. Tukog? Oo. Mano-mano pagkabuhat tayo eh. Ganyan o. Mano-mano. Busog. Magbagos ka pa. Bangan ka pa, inani ka, ugot. Okay. Balintanan. Ah, so dati puro dagat lang pala dati, wala pa mga bahay, ganun. Wala pa. Ah. Dito pa sa simbahan ang dagat dito. Ang ando sa may simbahan. Oh, diyan. Dito pa dagat. Ah, okay. Kuan pa. Parang dumadami lang yung mga bahay bawat kan, ba? Dagat ng bahay pag nanamay kuan, lapihan mo na nilapihan. Ayan nga ben. So dito yung pinaka nila pag naliligo sa area. Mga barko. Mani kahit pang-isa nila ne. Pero kung ano sila, papunta sa mga kanyan. Pang-panda ko pag-isa, no? So, ito yung pinakamalapit natin makita sa view ng Viaduct ng Sisilex.